Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento, Hipag at Pamangki. Ay, ano ba? Ang tagal nyo naman dyan. Nandito na ang tricycle, oh. Kanina pa kayo ikot ng ikot. Ano ba kasi hinahanap nyo? Saglit nga at hindi ko pa nakita yung hinahanap ko. Sabihin mo dyan sa driver ay maghintay sandali. Ito naman parang sinisilihan ng puwet. Hindi makapaghintay. Mas lalo tuloy akong natutulero sa iyo eh. Eh sana'y inayos nyo na mga gamit nyo nung nakaraan pa. Alam mo na mga aalis tayo ng maaga eh. Tingnan mo ngayon at apurado ka. Nasaan na ba si Neneng? Tingnan mo doon sa likod. Doon lang naman naglalaro yun eh. Ay sige, hahanapin ko lang. Pakibilisan nyo na ang kilos tayo ha. Nakakaya sa driver eh, nag-iintay. Teka, sigurado ka ba talaga na aalis na tayo dito anak? Hindi ka ba nabibigla lang o ano? Nangihinayang ako eh. Maganda pa naman ang bahay na to, saka malaki. Sigurado na po ako itay. Ayaw ko na po talaga dito at naalibadbaran ako sa mga kamag-anak ng asawa ko. Oo, nakakapanghinayang, kaso hindi ko naman ipagpapalit ang magulong buhay sa bahay na ito. E pambihira naman kasi ang pamilya ng asawa mo eh, lalo na yung bayo mong intrimitido at pakialamero. Eh sobrang mga pag-uugali. Kalalaking tao ay akala mo kung sino, samantalang wala rin namang kwenta dahil nilayasan ng asawa. Kaya nga po eh. O sige na, saka na natin pag-usapan yan, Tay. Kailangan na natin magmadali. Neneng! Asa ka na naman? Asa na naman ba yung batang yon? Ay, talaga naman oh. Si Marie ay maagang nabiyuda. Wala pang isang taon nang mamatay ang asawa niya dahil sa hindi maipaliwanag na karamdaman. Halos maubos ang naipon nilang pera pabalik-balik sa ospital, subalit wala naman silang makitang sakit. Hanggang sa igupo na ng sakit at labis na ng hina ang lalaki. Walang ibang sinisisi ang pamilya nito kundi ang asawa nitong si Marie. Mula kasi na magsama ang dalawa, ay pinaniniwalaan nila na malas ang babae sa buhay ng kanilang pamilya. Mula kasi siya sa isang maralitang pamilya. Di tulad ng asawa niya na mula naman sa prominente at kilalang may kaya. Hindi nila matanggap na sa ganoong klase lang ng babae ang naging asawa ni Armando. Mas lalo pang naging malala ang pagkadisgusto nila sa kanya na magsilang siya ng kanyang anak. Isang espesyal na bata kasi si Neneng. 10 taon na ito subalit hindi pa rin marunong magsalita. Ilang beses na rin nila itong ipinatingin sa espesyalista noong maliit pa, subalit tinapat sila ng doktor na panghabang buhay na ang kalagayang yon ni Neneng. Nagpasya ang babae na lisanin ang lugar na yon, bagamat masakit sa kanyang bitiwan ang natitirang alaala ng kanilang pagsasama ng kanyang asawa. Mas pinili na lamang niyang ipagbili ito at lumipat na lamang sa isang maliit na paupahan sa ibang lugar. Alam niya kasi sa sarili niya kung hanggang saan at kung hanggang kailan ang kanyang pagtitiis. Konti na lang kasi ay mapupuno na siya. Ayaw niyang makagawa ng isang bagay na pagsisisihan niya. Hindi na niya kayang tiisin ang pag-aalipusta sa kanila. Gusto niyang umiwas na sa gulo. Neneng! Ay, Jesus Maria Joseph! Anong ginagawa mo rito? Iluwa mo nga yan? Lahat na lang talaga ay sinasaksak mo dyan sa bibig mo. Nakakainis. Puro ka na lang ganyan. Wala ka nang magawang matino. Hindi inaasahan ni Marie na makikita niya ang anak niya sa likod ng kanilang bahay na sarap na kumakain itong manok. Napapatalon pa ito habang kagat-kagat ang patay na hayop. Maraming dugo ang nagmansya sa mukha ng bata. Akin na nga yun, Neneng. Pinipilit nitong kuhanin sa kamay ng anak ang hayop, subalit hindi niya yun makuha. Malikot ang bata at matigas ang ulo. Ayaw nitong ibigay sa ina ang kinakain. Panay-iling at iwas lang ito. Makakasakit ka niyan, ano ba? Lingid sa kaalaman ni Marie. Ang eksenang yon ay madalas nang nangyayari sa tuwing iniiwan nito ang anak sa kanyang ama na si Mang Aurelio. Hindi lang nagsasabi ang matanda dahil baka siya palayasin ang anak. Hindi niya magawang makontrol ang ugali ng kanyang apo.
si Mang Aurelio ang katuwang nangginang sa pag-aalaga ng kanyang anak. Hindi kasi magawang tutukan ni Marie ang kanyang nag-iisang anak mula nang mamatay ang kanyang asawa. Ang matanda ang nakasubaybay palagi sa bata. Naging abala siya sa pagtatrabaho para may mapakain sa pamilyang umaasa sa kanya. Hindi ilang beses na kumuha siya ng kasambahay, subalit walang nakakatagal sa pag-aalaga kay Neneng. Maging siya ay hindi niya matutukan ang bata. Lumaki itong malayo ang loob sa kanya. Grabe ka naman. Bakit mo naman kinain yun? Madumi yun eh. Napakapasaway mo naman anak. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko kanina na pumirmi ka lang sa loob? Bakit mo ba ako pinahihirapan ng ganito? Sabi nito sa anak na maagaw na ng tuluyan ang kinakain nitong patay na manok. Napabuntong hininga ang ginang nang makita sa reaksyon nito ang kainosentihan ng anak. Kinuha niya ang panyo sa kanyang bulsa at pinunasan ng duguan nitong mukha. Nang matapos ay itinapunan niya ang panyo sa lupa. Narinig niyang humahalakak si Neneng na tila nang aasar. Naging halo-halo ang nararamdaman niyang emosyon na mga oras na yon. Nakaramdam siya ng inis dahil doon at hindi niya napigilan ng sarili na masampalang mukha ni Neneng. Napatitig si Marie sa anak. Hindi niya makapasa dibdib ang awa dito. Bagkus ay inisip pa niya na kung alam lang niya na ganoon lalaki ang kanyang anak, ay hindi na lang sana nito pinalaki ang bata sa kanyang sinapupunan. Hindi sana niya nararanasan sa kasalukuyan ang ganoong klase ng estado ng pamumuhay. Puro kamalasan, puro panlalait at pangungutya ang natatanggap maging sa mga kapitbahay. Nakaabot sa kanya ang sinasabi ng mga ito na ang pagdating ni Neneng ang karma sa buhay niya. Pero nagpasensya na lamang siya at di siya pumatol sa kahit na sino. Ngunit sa pagpipigil niya, ang napagbubuntunan niya palagi ay ang kanyang walang muwang na anak. Napansin ng ginang na tila napalakas ang sampal niya sa anak. Napansin kasi nitong bumakat ang kanyang kamay sa pisngi ng bata. Lumuluha din ito habang nakikinig sa kanyang mga litanya. Nang matigilan siya, ay siya namang pagtakbo ni Neneng papasok ng bahay. Hinabol niya yun at patuloy na sinermonan. Bakit ka kumain ng dilutong manok? Nagugutom ka ba? Marami tayong pagkain sa bahay. Kung gusto mo, ibibili kita ng fried chicken. Sabi ka lang. Nakukonsumi na talaga ako sa'yo. Sasabog na ang ulo ko. Hindi minsan na pagbuhatan niya ng kamay ang anak dahil sa mga kakaibang ginagawa nito. Minsan nga ay naisumbong na rin siya sa DSWD at dinalo siya para kumustahin. Nagdahilan na lamang si Marie at nagkunwaring alaga niya at mahal niya ang kanyang anak. Marie, ano ba? Bakit sinasaktan mo na naman ang apo ka? Hindi ka ba talaga titigil? Ang bigat na naman ang kamay mo kay Neneng. Isang irap ang ibinigay ni Marie sa ama. Nag-isip ito ng bulid ng kasinungalingang maaari niyang ilusot. Ngunit wala siyang maisip. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Nakita niyo ba ang ginawa niya, itay? Kumain niya ng patay na manok. Sinong matutuwa sa abnormal na yan? Ay, nako! Maaga akong mamamatay sa bata na yan. Puro konsumisyon! Yung bibig ba? Masmado na naman masyado. Masyado kang magsalita ng masasakit sa anak mo. Di mo na nagawang intindihin na kalagayan niya. Umayos ka nga. Umayos? Yang batang yan ang umayos. Ay, naku naman itay. Kung mamalasin nga naman, oh. Hindi ko na alam kung anong masamang elemento ba ang nakabantay sa akin kaya ako natadtad ng kamalasan. Sobra ka naman. Bakit? Kasalanan ba yun ng anak mo? Kaya mo pinagbubuntunan? Yan ang problema, tay. Konsentidor ka eh. Kaya di natututo ang bata. Walang kasalanan ng anak mo sa mga kamalasang sinasabi mo. Huwag mo siyang idamay sa mga kalokohan mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Ako, tay, naiintindihan niyo ba ako? Yang batang yan, iniintindi rin ba niya ako? Ang lagay ba eh, ako na lang palagi ang kailangang umintindi. Sige na. Naiintindihan na kita.
Nasasabi mo lang yan kasi nagdadalamhati ka pa dahil sa pagkawala ng asawa mo. Pero anak, huwag mo naman kaming idamay. Huwag kami ang pagbuntunan mo ng galit. Hindi ko naman kayo pinagbubuntunan ng galit. Alam mo, nagtataka rin ako eh. Wala naman sa lahi natin at sa asawa ko ang lahing baliw, pero bakit kaya ako nagkaroon? Ay! Bunga nga mo, Mama Mare! Totoo naman, di ba? Abnormal naman talaga ang batang yan. Kulang-kulang, abnoy. Totoo nga siguro ang sabi nila. Karma ko sa buhay ang batang yan. Itigilan natin ang pag-uusap na ito. Sumasakit na ang dibdib ko sa mga naririnig ko sa iyo. At bakit? Hindi mo ba matanggap na tama ako, itay? Hindi ko matanggap na nagkaroon ako ng anak na kagaya mo. Daig mo pa ang sira, Ulo Mare. Pero ang totoo, isa kang pabayang ina. Ha? Ako? Pabaya pa ba yung kahit kalabaw na ako sa pagtatrabaho para lang may maipakain sa batang yan? Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Gusto mo sampalin kita sa katotohanan? Ano katotohanan ng sinasabi niyo, itay? Kaya nagkasakit ang asawa mo dahil sa konsumisyon niya sa'yo. Dahil totoo naman talaga, di ba? Na may lalaki ka. Ano ngayon kung totoo? Saka kung sakali, maliba na umibig ako ngayong wala naman na siya? Yan ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw sa'yo ng pamilya ng asawa mo eh. Ay naku, itay. Wala ho akong pakialam kung ayaw nila sa akin. Malapit na. Malalayo na rin ako sa kanila. Magbabagong buhay ako at wala silang pake kung ano man ang gawin ko. Eh puro sarili mo na lang iniisip mo mula pa noon eh. Kaya wala kang karapatang kutsay ng sarili mong anak. Hindi niya pinili na ikaw ang maging ina niya. Natigil na lamang ang sagutang yon nang narinig nilang tumatawag na sa kanila ang driver ng tricycle na kanilang sasakyan. At sa kalagitnaan ng biyahe ay hindi napigilan na isipin ni Marie ang sinabi ng kanyang ama. Alam niya na totoo ang binitiwan nito mga salita. Naging pariwara siya. Hindi siya naging mabuting asawa at ina sa kanyang sariling pamilya. Sa katunayan, isa rin sa dahilan sa pag-alis nila sa lugar na iyon ay dahil gusto na rin niyang maging malaya sa pangusga ng lahat at makasama ang bago niyang nobyo. Hindi kasi pwede na tumira pa siya sa lugar na iyon dahil sariwa pa ang pagkamatay ng kanyang asawa. Sa kanilang pag-alis ay maisang pares ng mata ang kanina pa sila pinagmamasdan. Isang ngisi ang sumilay sa mga labi nito. Habang nasa biyahe ay sinusubukan itong kausapin ng ama. Siya nga pala, tay. Dadaan tayo sa palengke. Magluluto ako para sa ating pananghalian. Wag na. Bumili ka na lang ng lutong ulam para hindi ka na maabala. Nahimigan ni Marie ang kaunting tampo sa tinig ng kanyang ama at batid niyang dahil yon sa sagutan nilang dalawa kanina lamang. Saka, bakit ka magluluto? Marunong ka ba? Nung nabubuhay pa nga yung asawa mo eh, di mo man lang nagawang ipagluto yon. Tay naman, huwag na po ninyong isali sa usapan ng asawa ko. Ang totoo niyan eh, magluluto talaga ako para sa bisita natin mamaya. Aba, magaling. Kakalipat lang eh, may bisita ka agad. Di ba pwedeng bukas na lang siya pumunta? Madami tayong gagawin. Maglilikpit pa tayo. Hindi ko pwedeng ipagpabukas, tay. Eh sino ba yung taong yan at hindi pwede ipagpabukas? Napaka-importante naman. Basta tay, ako na ang bahala. Ipapaliwanag ko na lang po mamaya. Ay nako Mari, kilala kita. Kamamatay pa lang ng asawa mo kaya maghunos-dili ka ha? Ano na lang ang sasabihin sa iyo ng tao? Sa pamilya natin? Pwede ba itigil mo yan? Hindi kita mapagbabawalan sa gusto mo pero huwag mo na ngayon. Para namang nilalapastangan mo ang yumao mong asawa. Hindi naman po. Kailan pa ho ba ang tamang pagkakataon, tay? Kapag ayaw na sa akin ng bago kong nobyo. Ay nako, ewan ko sa iyo. Nabanggit mo ba na may anak ka na? Hindi pa ho. Hindi niya alam. Saka ko na ho sasabihin kapag nakaharap na niya si Neneng. Eh siguraduhin mo lang na matatanggap niya ang apo ko ha? Dahil kung hindi eh, mabait po si Pedro. Huwag ko kayo mag-alala. Sigurado kong magiging mabait din siya kay Neneng. Huwag niyo pong husgahan kaagad.
Eh ako'y nagpapaalala lamang. Pangit talagang tingnan na wala pang isang taon buhat ng mamatay ang asawa mo eh, may kapalit na kagad. Abay, magbabangluksa ka man lang sana muna. Uulitin ko, Tay. Mabuting lalaki si Pedro. Mababait din ang pamilya niya, di tulad ng asawa ko. Ay nako, hindi ko alam kung matatanggap ko kagad ito. Eh, hindi ko naman po hinihingi ang basbas ninyo. Respetuhin niyo na lang po kung ano ang gusto ko. Matanda na po ako para magdesisyon. Eh teka, hindi ka ba nahihiya o nakokonsensya man lang sa mga sinasabi mo? Aminin mo nga sa akin ang totoo. Siya ba yung naging lalaki mo? Wala ho kong dapat na ikakonsensya. Matagal na pong alam ni Arma na hindi na po kami ayos bilang mag-asawa. Nagsasama na lang kami dahil kay Neneng. Siya na lang ang nagpupumilit noon na magsama pa kami. Kung ako ang tatanungin, matagal na akong nakipaghiwalay sa kanya. Sino ba ang gaganahan sa ganong klase ng relasyon na hindi siya makaalis-alis sa impluwensya ng mga kamag-anak niya? Maging sa pagdedesisyon sa buhay namin, kailangan mo ng isang guni sa mga kapatid at ama niya. Ang lambot ng buto niya, hindi niya kayang manindigan para sa sariling pamilya. Hindi naman dahilan yon para piliin mong manakit at manloko ng tao. Tama na po, Tay. Ayoko na po makipagtalo sa inyo. Eh, hindi naman ako nakikipagtalo sa iyo. Pinagsasabihan lang naman kita. Eh, kung ganun ho, eh, lulubusin ko na ang inis ninyo. Nagdesisyon na po pala kami ni Pedro na magsama sa iisang bubong. Kaya, wag na po kayo magugulat. Napamulagat ang matanda sa inaming yon ni Marie. Napapalatak ito sa sarili at agad na kinastigo ang anak. Napagdugtong-dugtong na niya ang plano nito. Labag man sa kalooban ay alam na matanda na wala na siyang magagawa sa kondisyong yon dahil sabit lamang siya at ang trabaho niya lang ay ang alagaan ang kanyang apo. Patawari ka sana ng Diyos sa iyong ginagawa. Sana'y huwag mong anihin ang mga itinatanim mong di maganda sa kapwa mo. Wala naman po akong ginagawang masama. Anong pagbabayaran ko? Uulitin ko, Marie. Kailangan mo munang magbabangloksa bago ka pumasok sa isang relasyon. Malas kasi talaga yan. Baka mamaya eh, pag minalas ka na naman eh, sisihin mo na naman ang apo ko. Yan ka na naman tayo sa pamahiin mo eh. Wala na yan sa ngayon. Di na ka panipaniwala. Ang importante, masaya ako. Makakalaya na ako sa pamilya ng asawa ko, lalo na dun sa bayo kong si Mando. Ngayon alam ko na kung bakit sobrang labig mo sa lamay ng iyong dating asawa. Sa sinabing yun na matanda ay biglang nanahimik ang babae. Bumalik sa alaala ni Marie ang oras na nakita niyang na nakahiga sa kabaong ang kanyang mister. Napalilibutan ng mga kandila at bulaklak. Ang mga tao sa lamay, lahat ng nangyari ay bumalik sa kanyang isipan. Pambira, tingnan mo nga naman ang buhay oh. Kahapon lang eh, pagkalakas-lakas ng kumpare ko yan. Kausap ko lang siya kahapon at nagbiburan pa kami. Abay, yun na pala ang huling araw niya. Kaya nga eh, ang bilis sa mga pangyayari. Ako man eh, nakasama ko lang siya kagabi. Yun na pala yung huli namin pag-uusap. Nakakalungkot. Hindi ko na makikita nag-iisa kong kapatid. Eh ano ba kasi kinamatay niya? May sakit ba siya? Hindi ko nga alam eh. Basta nakita na lang siya na walang buhay sa kanyang kwarto. Kawawa. Ang alam ko lang eh, minsan daw nangihina pero nakakabawi naman ng lakas. Ay, kawawa talaga. Pero mas kawawa yung pamilya. Kaya agang nabiyuda ni Marie. Parang hindi naman. Alam niyo bang ni minsan eh, hindi ko pa nakita yan na iniyakan niya yung burol ng asawa niya? Talaga? Nako, hindi ba't masama yun? Ayon sa pamahiin ng mga matatanda, kailangan magluksa ng mga kapamilya lalo na ang asawa. Kasi pag di niya iniyakan ang bangkay ng asawa niya, may susunod na mamamatay. Eh, bakit pa nga ho siya iiyak? Eh, kalat naman na dito sa baryo ang ginagawa niyang pagtataksil sa kapatid ko eh. May lalaki yan. Ha? Talaga? Totoo ba yun? Nako, nakakapangilabot naman talaga ano? Hindi alam ng dalawang nag-uusap na nasa likod na pala nila
ang ama ng babaeng kanilang pinag-uusapan. Bawal din ang pag-usapan sa loob ng namay ang mga chismis na walang katotohanan. Bahala kayo. Baka may sumunod sa inyo pag nagkataon. Teka, pinagbabantaan mo ba kami? Bakit naman kita pagbabantaan? Ang sinasabi ko ay huwag naman kayo dito magchismisan. Pumili naman kayo ng lugar para wala tayong maging problema. Pinag-uusapan lang naman namin kung anong nakikita namin sa anak ninyo. Parang di siya malungkot sa pagkamatay ng asawa niya. Totoong masama ang di lumuha sa lamay. Pero mas masama ang ginagawa ninyo. Mas nakakahiya, hindi ba? Pasensya na po. Hindi na po namin uulitin. Talagang hindi na dapat maulit. Umalis ang matanda sa tabi ng dalawa at nilapitan ng anak. Tinawag niya ito at tinungo nila ang kusina. Agad tinanong niya si Marie kung ano ang nararamdaman niya sa mga oras na yon. At sinabi rin niya ang naging usapan ni Mando at ng isa nilang kapitbahay. Hindi masamang umiyak ka. Sige na, umiyak ka na. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ilabas mo kung ano ang nararamdaman mo. Ayos lang naman ako, Itay. Pilit kong kinakaya ang sakit. Pero kailangan mong umiyak. Hindi pwede nang ganyan ka. Pinag-uusapan ka na nga nila eh. Wala naman ho akong pakialam kung ano ang sasabihin nila. Sa totoo lang manhid na ako sa pagiging mapanghusga nila. Hayaan nyo na lang kung dun sila masaya. Naroon na ako. Pero maawa ka naman sa asawa mo. Umiyak ka na para makatawid na siya sa kabilang buhay. Hindi ginawa ni Marie ang sinabing yon ng kanyang ama. Nanatiling pormal ang kanyang mukha. Hindi niya binigyan ng maski isang luha ang kanyang namayapang asawa. Dahil doon ay mas lalong umugong ang bulong-bulungan sa labas ng pamamahay nila. At doon itinuloy nila Mando at ilang kapitbahay ang chismis tungkol sa pangangaliwanga ni Marie. Sayang talaga. Sayang lang lahat ng pagmamahal sa kanya ng kapatid ko. Maling babae kasi ang minahal niya. Tama ka naman dyan. Kung iba na nga lang sa ana baka buhay pa yung kapatid mo. Maalas ang babae, ano? Tingnan mo, hanggang ngayon ayaw pa rin niyang iyakan ang asawa niya. Sa lagay na yan, natutuwa ba siya sa pagkamatay nito? Tingnan niyo, parang wala siyang pakialam. Alam niyo, may kalalagyan talaga ang babaeng yan. Pagbabayaran niya ang lahat ng sakit ay binigay niya sa kapatid ko. Biglang nagising sa pagmumuni-muni ang ginang nang marinig ang boses ng ama. Natulala ka na dyan. Kanina pa nakahinto itong tricycle. Mamamalengke ka ba o hindi? Napansin niyang nasa palengke na nga sila ng mga oras na yon. Agad niyang tinanong ang ama kung ano ang masarap na mailuluto para sa pananghalian. Nawala kasi sa isip niya ang bagay na yon dahil abala siya sa pagbabaliktanaw sa lamay ng asawa. Ay nako, malay ko sa iyo. Kau naman ang magluluto eh. Hindi ko rin naman yung bisita. Bahala ka kung anong gusto mong bilhin. Kami nitong apo ko maglilibot-libot muna. Nagpatiuna na ang matanda at apo nito sa paglalakad. Sumunod na lamang si Marie sa kanila na noon ay medyo nakakaramdam na ulit ng inis sa kanyang anak. Mas lalo pa itong naaburido nang biglang mangulit ang bata na kunin ng isang manika na nasa tindahan. Nang di mapagbigyan ay gumulong-gulong ito sa daan. Pumalaw ito ng napakalakas na pag-iyak. Sinasabi ko na nga ba at wala na namang gagawing matino ang bata na yan. Nakakaya ang ginagawa niya. Magtigil ka! Mas nakakaya ang bibig mong babae ka! Anong gagawin nga natin dyan, Itay? Kaya mo na. Ako na ang bahala sa apo ko. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Puro kahihiyan na lang talaga ang batang yan. Bago mo sabihing nakakaya ang anak mo, maya ka muna sa mga pinaggagawa mo sa buhay mo. Leche. Saba ha? Bibingo ka na sa akin! Ay naku naman, Itay. Nakakainis ka na talaga. At lalong-lalo na yung batang yan. Tumayo ka nga dyan!
Hindi nito napigilan ang sarili ng pilit na inabot pa rin ng bata ang manika sa tindahan na yon. Isang kurot sa tagiliran ng kanyang nagawa sa espesyal na anak. Dahil napapatingin na sa kanila ang halos lahat ng tao sa paligid, ay nagpatiunan na ito sa paglalakad. Mas lalong umiyak ang bata dahil sa sakit na nararamdaman. Sa pag-alis na yon ni Marie, ay sumunod ang maglolo. Dapat iniwan na lang ninyo ang batang yan doon. Wala namang makaka-interes dyan Hindi lahat ng tao ay katulad mo, Marie. Kung wala kang interes sa anak mo, huwag mong idamay ang ibang tao. Ibahin mo sila. Ibahin mo ako. Hindi kami kagaya mo. Ha? Kaya uulitin ko, hindi lahat ng tao ay kasing sama mo. Sana nga pwedeng mamili ng inang bata Para kung alam ng anak mo na ganyan ang dadanasin niya sa iyo bilang magulang hindi ka na niya pinili. Kasi masama kang ina. Napairap na lamang si Marie sa kawalan dahil sa mga binitiwang salita ng ama. Kanina pa sila nagsasagutan at tila wala na yung katapusan pa. Pagod na rin ang babae sa pagtatanggol sa mga katwiran niya. Umalis na ang babae para mamalengke. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakita na ito ng maglolo na pabalik bit-bit ang napakarami nitong pinamalengking gulay at karne. Sa pag-alis nilang yon ay meron pa rin nakamasid sa kanila. Lingit sa kaalaman nila ay sinusundan sila ng taong yon. Nang muling umandar ang sasakyan ay tahimik na silang mag-ama hanggang sa marating na nila ang bahay na lilipatan. Maliit ang paupa ang bahay na yon kumpara sa dati nilang tahanan. Medyo madamo pa sa ilang bahagi, ngunit kayang-kaya na nilang linisan yon sa ibang araw. Nagmasid si Lolo Aurelio sa paligid. Nakita niyang nakabakod naman ito. Meron ding sapat na espasyo ang bakuran. Nabubuo sa imahinasyon ng matanda na naglalaro doon ng apo habang kanyang binabantayan. Hindi na masama. Bulong ng matanda sa sarili. Napangiti siya nang maisip na magiging maayos sila sa bagong buhay na yon. Ngunit napalis ang ngiting yon nang lumabas mula sa bahay na yon ang isang lalaki. Malaki naman ang naging pagkakangiti ni Marie nang makita si Pedro. Agad niya yung sinalubong ng halik sa labi. Napatikim ang matanda sa eksenang nasaksihan. Nais niyang kaladkarin ang anak sa ginawa nitong kalandian. Hindi kasi sanay ang matanda sa ganoong pagbabalandra ng pagiging matamis sa isa't isa. Agad siyang ipinakilala ni Marie. Tay, si Pedro nga pala, nobyo ko. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, iho. Pasensya na. Kailangan ko nang mauna at hahabulin ko pa si Neneng. Nauna nang pumasok sa loob Sumulya pa si Lolo Aurelio sa anak na si Marie. Naghintay ito ng ilang segundo kung sasabihin ba nito sa nobyo na anak niya ang kasamang bata. Subalit hindi yun narinig ng matanda. Kaya sinundan na lamang niya ang apo kung saan ito nagtungo. Iniwan niya ang dalawa na tahimik lamang na nakamasid. Neneng! Apo! Nasa ka na ba? Halika na! Tawag ka na ng lolo! Napansin ni Lolo Aurelio na gumagalaw ang mga damo sa isang bahagi ng bakuran. Pinuntahan niya yon at muling tinawag ang apo. Hindi nga siya nagkamali. Naroon ito at may kinukuhang isang bagay. Ano bang kinukuha mo dyan? Halika na, labas na. Hinihintay ka lang ng lolo. Paglabas ng bata ay halos magtatatalo nito sa tuwa. Nanginginig ang mga mata nito at ipinapakita sa kanyang lolo ang hawak. Nanlaki ang mata ng matanda nang makitang hawak ng apo ang isang manika na kamukhang kamukha nang iniiyakan nito sa palengke. Nagtaka siya kung paano nagkaroon ng manika ang bata gayong hindi naman sila bumili kanina. Nako, apo, saan ang galing yan? Ninakaw mo ba yan kanina sa palengke? Agad na umiling si Neneng. Nang subukang abutin niyo na matanda ay biglang iwinasiwas yon ng bata. Muntik nang mawalan ng balanse ang matanda sa ginawang yon ni Neneng.
Tumawa ito at tila ikinatuwa pa ang pagkagulat ng matanda sa kanyang ginawa. Niyakap nito ang manika at paulit-ulit na hinahalikan sa buhok at sa mukha. Hindi na sinubukan pang kunin yon ni Lolo Aurelio dahil noon lang niya nakita na ganoon kasaya ang itsura ng nag-iisa niyang apo. Oy, Sasha, hindi ko na kukunin yan. Basta, ipangako mo ha. Huwag na huwag kang mag-uumit ng di mo pag-aari. Masama yon. Tumango ang bata na tila naiintindihan nito ang pangaral ng lolo. Nang matapos silang magkasundo, ay inakay na niya ang bata papasok sa loob ng bahay. Habang pinagmamasdan ni Aurelio ang loob, ay napapahanga siya sa disenyo at mga kulay ng pader at ng ilang kagamitan. Maliit pero kumpleto na sa gamit ang paupahang bahay na yon. Nakita niyang masinsinang nag-uusap sa kusina si Pedro at Marie. Seryoso mga mukha nila habang nakaupo at nakatapat sa isa't isa. Panandali ang naistorbo ang pag-uusap nila nang nag-ingay si Neneng. Totoong hindi kaya magsalita ng bata. Subalit kaya nitong gumawa ng tunog gamit ang bibig. Maya-maya ay kinalibit nito ang lalaki at halatang tila pinagtitripan niya ito at siya'y nagpapapansin. Tumalun-talun pa ito at iniikutan niya silang dalawa. Tapos ay ipinapakita nito ang hawak na manika. Saan mo yan nakuha? Tay, binili mo ba si Neneng nitong manika? Ito na nga ba sinasabi ko eh. Kaya ayaw kong kasama ka sa pamilihan eh. Palagi mo nalang pinagbibigyan ng apo mo. Ay, hindi ko binili yan. Napulot lang yan ni Neneng ngayon-ngayon lang dyan sa bakuran. Baka ibinasura ng kapitbahay. Ay nako, baka nagpapalusot lang kayo sa akin ha. At bakit ko naman gagawin yan? Sinabi ko na ngang napulot lang yan eh. Ayaw mo pang maniwala. Saka, hayaan mo na yung bata no. Yan lang naman ang kaunting kasiyahan niya. Abay pagbigyan mo na. Eh, siya ba ang tinutukoy mong anak mo, Marie? Oo, siya nga yung anak ko sa una kong asawa. Pasensya na kung ngayon ko lang nasabi sa'yo. Hindi pa kasi talaga ako handa noon na aminin sa'yo ang katotohanan. Sana eh, patawarin mo ko kung naglihim ako sa'yo. Saka sana eh, matanggap mo siya. Eh, aminin ko, nagulat talaga ako sa mga revelasyon mo. Kasi ang akala ko mahal eh, talagang dalaga ka. Yung kasi ang pakilala mo. Tapos, malalaman ko na nagsisinungaling ka pala. Kaya nabibigla ako. Eh, patawarin mo na ako. Sige na. Ginagawa ko lang naman maglihim sa'yo kasi ayoko mawala ka sa akin. Mapapatawad mo pa ba ako? Eh, sige, ayos lang. Nandito na tayo eh. Wala na akong magagawa. Mahal kita kaya tatanggapin ko kung ano mang meron ka. Pedro, ako'y masingit lang sa usapan niyo ha. Tayo dito eh magtapatan. Kung ayaw mo sa apo ko, eh magsabi ka na kagad. Hindi ka naman namin pipilitin kung sakali na mahalin at tanggapin mo itong bata. Wala kang responsibilidad sa kanya o sa akin. Pero tay, pasensya na wa kung mukhang pangit po yata ang intindi niyo sa sinabi ko. Nabigla lang po talaga ako. Wala po akong ibig sabihin na masama sa mga sinabi ko. Ay, ganun ba? O edi sige, ikaw ang bahala. O paano? Maiwan ko na kayo. At aasikasuhin ka na muna si Neneng. Pag-usapan yung dalawa yan ha. Tumango na lamang ang matanda at sinundan ang tingin ng matanda palayo sa kanila. Muli nitong hinabol ang apo palabas sa kanilang bakuran. Mabuti na lamang ay nakasara ang trangkahan at hindi makakalabas ang makulit na apo. Nilalaro pa rin ito at tila inaalagaan ang hawak na manika. Nagtataka pa rin ang matanda kung bakit at paano napasakamay ng bata ang manikang yun. Gayong wala naman siyang napansin na hawak o nakasukbit sa katawan nito nang paalis sila. Magkamukha-magkamukha kasi yun sa itinitindang manika sa palengke. Hindi siya naniniwala na nagkataon lamang na napulot ito ni Neneng sa bakuran. At wala itong pinagkaiba sa kanyang iniiyakan.
mabigat ang loob niya sa manikang yon. Bagamat ganon, ay hinayaan na lamang niyang laruin ito ng bata. Nakaupo siya sa isang upuan na nakalagay sa labas ng bahay. Medyo mahaba yon kaya humiga siya saglit. Hindi naman niya namalayan na siya ay nakatulog. Nananaginip siya. Meron siyang nakikita na nakatalikod na lalaki. Nakasuot yon ng kulay itim na mahabang damit. May nakapalibot sa kanyang mga kandila at inaapakan nito ang isang kakaibang simbolo. Alam ni Lolo Aurel ang nakikita sa panaginip. Ang lalaking yun ay nagsasagawa ng isang ritual o pangungulam. Dahan-dahan siyang lumapit sa nilalang na yon. Bigla yung lumingon sa kanya na mabilis. Nakita niya ang mukha ni Neneng sa katawan ng lalaking mangkukulam. Nakangisi ito ng nakakatakot. Malalalim ang mga mata at may makikita ang maliit na sungay sa kanyang noo. Patawarin ka sana ng Diyos sa iyong ginawa. Sana'y huwag mong... Tay! Tay! Gising na ho! Bakit dito kayo natulog? Agad na alimpungatan si Lolo Aurel nang marinig ang boses ng anak. Natulala siya saglit. Inanalisan niya sa isip ang kahulugan ng kanyang masamang panaginip. Halina po kayo kumain. Nakaluto na kami ni Pedro. Eh, nasan ba ang anak mo? Bakit wala siya rito? Tay, mukhang naguulyanin ka na. Ayan o, nasa tabi mo lang naglalaro ng manika. Apo, akin na yan. Itapon na lang natin yan. Huwag mo na yung laruin. Bibili na lang tayo ng bago. Pilit nitong inaagaw ang manika subalit hindi yung binibitiwa ng bata. Nakikipagmatigasan ng bata. Ngunit nang malapit na itong maagaw ng lolo ay biglang tila ng dilim ang anyo ni Neneng. Nagulat ang matanda sa kanyang nakita. Hindi niya rin agad na naiwasan ang bibig ng bata at kinagat siya nito. Napahiyaw siya sa sakit. Agad yung inawat ni Marie. Umalis sa kanilang harapan ng bata at nagpunta sa sulok ng bakuran sa ilalim ng isang puno. Susundan sana yun ni Lolo pero pinigilan na siya ng ginang. Hayaan mo na muna, Tay. Alam naman natin ang ugali ng batang yan. Kapag gusto niya, gusto niya. Kapag ayaw, ayaw. Baka saktan ka lang yan. Halina muna kayo at kumain muna tayo. Hinawakan nito ang kanyang ama. Aray ko, ang sakit. Reklamo ng matanda nang mahawakan ng babae ang nakagat na parte. Gamutin natin yan pagkatapos kumain. Nagpatianod na lang ang matanda sa kanyang anak. Nakisalo siya sa tanghalian kaharap ng kanyang bagong mamanugangin. Habang kumakain sila, ay nakita nilang pumasok ng bahay si Neneng. Paikot-ikot ito sa loob ng bahay habang hawak ang manika. Tutok na tutok ang atensyon nito sa bagay na yun. Panayang halik at yakap niya na para itong sinasamba. Masama naman ang naging tingin ni Lolo. Ayos ka lang ba, Tay? Parang ang tahimik mo ata at saka panayang tingin mo dun sa laruan ng bata. May problema ba? Eh, wala naman, anak. Walang problema. Sigurado ho kayo. Namumutla kayo eh. Oo, ayos lang ako. Tay, may sasabihin pala kami ni Pedro. Ha? Eh, ano yon? Seryosong napatingin na matanda sa mukha ng dalawang kasalo sa mesa. Eh, gusto ko po sanang hingin sa inyo ang kamay ni Marie. Inaaya ko na po siyang magpakasal. Ano? Ganun lang yung kabilis? Hindi na ba talaga kayo makakapag-antay? O kaya eh, baka gusto niyo mag-ipon muna? Tay, hindi naman namin gusto ang magarbong kasal. Simple lang ay ayos na. Konting handa, pwede na. Mahalaga ay mairaos namin ang kasal. Anak, ang tinutukoy ko ay ang araw. Masyadong mabilis. Magbabangluksa ka nga muna. Hindi ko naman kayo pipigilan kung talagang nagmamahalang kayo. Yun lang ang hiling ko. Sana ay mapagbigyan nyo naman ako. Kailangan ko na rin po kasing mapakasalan itong si Maritay. Kasi ilang buwan na lamang eh, lilipad na ako sa ibang bansa. Mag-abroad po kasi ako eh. Ayaw ko pong iwan itong anak nyo na single at baka po iwan ako eh. Di ko po kakayanin.
Sige na itay, pumayag ka na. Mahal ko po talaga si Pedro. Tumahimik ang matanda. Kahit alam niya na hindi naman kailangan ng sagot niya ay pinag-iisipan pa rin niya ang kanyang sagot. Ayaw niyang magpadalos-dalos ang kanyang anak sa kanilang mga plano. Ngunit nakita na niya na seryoso na ang dalawa sa kanilang napag-usapan. Eh sige, kayo ang bahala. Wala na akong magagawa. Nagdesisyon na kayo eh. Sabi ko naman sa iyo mahal, madaling kausap ang tatay ko. Mapapapayag natin siya kaagad. Eh kailan niyo babalak magpakasal? Nasusunod po na linggo sa kasalang bayan. Eh ganun ba? O eh siya nga pala. May nakalimutan pala akong asikasuhin sa dati nating tinitiran. Kailangan kong bumalik doon bukas. Pero uuwi din kagad ako. Ay nako tay, may pasok ako bukas sa trabaho. Eh paano yan? Sino magbabantay sa bata? Di ko naman siya pwedeng isama. Hindi niya po ba pwedeng ipagpaliban muna? Sige na, ako na lang. Wala akong trabaho bukas. Eh, ayos lang ba sa iyo mahal? Medyo makulit ang batang yan. Kita mo naman, no? Baka mahirapan ka. Hindi. Walang problema sa akin. Ako nang bahala dyan. O sige. Sabi mo yan, ha? Walang bawian. Naiwan kay Pedro ang pangangalaga sa bata. Kinabukasan, pagkaalis sa mga kasama niya sa bahay ay pinuntahan niya kagad si Neneng sa kwarto. May sa demonyong bumubulong sa kanya na gawa ng masama ang walang muwang na bata. Walang kaalam-alam ang mga kasama nila sa bahay na isang mapagsamantala ang kasamang lalaki. Isang ahas na walang kasing traidor at isang demonyo na walang kasing sama. Sinimulan itong halayin ang bata. Tanging ang apat na sulok lang ng silid na yon ang nakasaksi sa makamundong kasalanan na yon. Yun ang naging piping saksi sa bawat pagpalahaw ng iyak ni Neneng at sa bawat sakit na nararamdaman niya. Ngunit ang hindi alam ng lalaki, biglang bumalik si Lolo Aurelio at nahuli nito sa akto ang kahayupang kanyang ginagawa. Hubot-hubad ang lalaki habang nakadagan sa apo. Hayop ka! Anong ginagawa mo sa apo ka? Animal ka! Teka, magpapaliwanag ako! At paano mo ipapaliwanag ito? Hayop ka! Demonyo! Ipapakulok kita! Teka, sandali. Baka pwede naman natin pag-usapan ito. Sige na, huwag mo ako ipapakulong. Tsaka huwag mong sabihin nito kay Maria. Di na ito mauulit. At bakit ko naman hindi sasabihin sa anak ko? Pagbabayaran mo ito, sinasabi ko sa iyo. Pinalayas niya sa loob ng silid ang binata at tinawagan nito ang anak na umuwi kaagad dahil mayroong problema na dapat ayusin. Agad nitong tiningnan ang kalagayan ng kanyang apo. Awang-awa siya rito. Hawak-hawak nito ang kumot na tumatakip sa kanyang katawan. Nanginginig din ito at kita sa mukha ang labis na takot. Humahangos na dumating si Marie. Hindi na niya naabutan si Pedro sa bahay nila. Tumakas na ito. Ano ba nangyari? Nasaan ang nobyo ko? At talagang yung balasubas mong nobyo kagad ang hinanap mo? Kesa kumustahin ang kalagayan ng anak mo? Ano ba kasing nangyari? Hindalay ng magaling na lalaking yon ang anak mo! Walang iya yon! Ano? Hindi totoo yan, tay. Hindi yan magagawa ni Pedro. Huwag naman kayong gumawa ng kwento. Sira ba ang tuktok mo? Sa lagay ko na ito, ako pa pinag-iisipan mo na nagsisunagaling. Halika, samahan mo ko. Ipapamediko legal natin ang apo ko. Kailangan makulong ang hayop na yon. Tay, tumigil ka na. Hindi na po kayo nakakatuwa. Alam ko na ang ginagawa niyo lang to kasi ayaw niyong matuloy ang kasal namin. Ano? Alam mo, matalino ka eh. Kaso, dinadala mo sa iyong talampakan yung utak mo. Ayusin mo nga yung pag-iisip mo. Umayos ka, Mare. Ikaw ang hindi nakakatuwa eh. Tumigil ka na, sabi tay. Kung hindi po kayo titigil, mapipilitan akong umalis at sumama na lang kay Pedro. Napanganga ang matanda sa sinabing yun ng kanyang anak. Hindi niya inakala na mas pipiliin nito ang lalaki kaysa sa kanilang dalawa ni Neneng. Sumabog ang labis na galit sa puso ng matanda.
Wala kang kwantang ina! Sige, kung gusto mo, sundan mo. Hindi ka namin pipigilan. Babalik na lamang kami ni Neneng sa probinsya natin at doon maninirahan. Imbiyena na talaga ako sa batang yan eh. Halika nga rito. Ikaw talaga mana sa buhay ko eh. Sana hindi ka nalang dumating. Galit na hinila ni Marie ang anak palabas ng bahay. Hinila niya yon at saka binitiwan dahilan para mawala ng balansi ang bata't matumba. Tumalisik pa ang hawak nitong manika sa hindi kalayuan. Napunta yon sa siga na ginawa ni Pedro ng maglinis ng bakuran. Nagsimulang lamunin ng apoy ang manikang yon. Umiyak ng umiyak ang bata dahil sa ginawa niya. Agad nitong kinuha ang manika at sinikap na mapatay ang apoy na sumira sa bagay na yon. Halos kalahati ng katawan nito ay nasunog. Ang kanang parte ng paa, kamay, tagiliran at mukha. Iyak ng iyak si Neneng. Ang lupit mo sa anak mo, Mari. Balang araw, pagsisisihan mo yan. Itaga mo yan sa mata. Gusto ko lang po ng tahimik na buhay. Yun lang, Tay. Bakit ayaw niyo pa akong pagbigyan? Ang gulo niyo. Wala kayong pinakaiba sa ugali ng mga pamilya ng dati kong asawa. Ayaw niyo ba akong maging masaya? Tumigil ka na. Kung talagang yan ang desisyon mo. Sige. Wala ka ng obligasyon sa amin. Sige, mabuhay ka ng tahimik kung dyan ka masaya. Nilapitan na matanda ang kanyang apo at inalo ito. Pinatahan niya ito sa pag-iyak at pagkatapos ay niyakap ng mahigpit. Ngunit hinawi siya ng bata at tumayo ito mag-isa. Bago tuluyang umalis ay nag-iwan ito ng isang kakaibang ngisi. Pumasok na yon sa kwarto at nagkulong. Nagbigay kilabot kay Marie ang ngising yon. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. Parang may kakaiba siyang naramdaman sa anak. Nagulat pa siya nang muling magsalita ang ama. O ala, masaya ka na. Magpakaligaya ka ha. Tay, ano ba? Tigilan niyo na ho yung kakadakdak. Oo, titigil na ako. Magmula sa araw na ito, ayoko nang makialam sa'yo. Hala, sige. Sundan mo yung nobya mong may sungay. Bahala na nga kayo dyan. Ano bang klaseng buhay to? Puro na lang problema. Umalis ang babae. Agad itong pumara ng tricycle at sinundan si Pedro. Alam niyang uuwi si Pedro sa bahay nila kaya sinundan niya ang direksyon papunta doon. Masamang masama ang loob niya sa kanyang tatay. Hindi pa rin naalis sa kanyang isipan na taktika lamang yon ng ama upang di matuloy ang kasal nila ng kanyang nobyo. Hindi kasi mga pamahiin na yan eh. Perwisyo sa tao. Sino ba nakaimbento ng mga yon? Ay, nakakasar talaga. Nagtaka siya nang biglang bumagal ang traffic. Naiipon ang mga sasakyan sa kalsada. Narinig niyang nagtanong ang driver ng tricycle sa kapwa nito driver. At nalaman nilang merong aksidente sa unahang bahagi. Isang motor ang nabangga ng isang rumaragasang truck. Lumiyab din ang motor at hindi agad nakuha ang driver sa pagitan ng truck at motor. Nasunog na ang halos kalahating katawan nito bago naapula ang apoy. Talaga naman no, kapag minamahalas ka oh. Unti-unting umusad ang mga sasakyan. Nang matapat si Marie sa bangkay ng aksidente ay nakilala niya na si Pedro yon. Agad niyang ipinatigil ang sasakyan at pinuntahan ang wala ng buhay na katawan ng lalaking minamahal. Dumating ang ambulansya subalit idiniklara na nila na patay na nga ang biktima. Walang nagawa si Marie kundi ang umiyak ng umiyak. Gabi na nang dumating siya sa kanilang bahay. Naabutan pa niyang nasa sala ang maglolo. Lulugulugo siyang pumasok at ibinagsak ang katawan sa sofa. Hindi niya magawang magsalita dahil sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili. Pagod na siya sa pag-iyak. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Anong nangyari? Bakit magang-magay ang mukha mo? Nahimasmasan ka na ba? Patay na po si Pedro. Naaksidente siya habang paalis dito. Natahimik ang matanda sa tinura ng anak.
hindi niya maapuhap ang tamang salita na sasabihin. Ngunit itinago na lamang niya sa anak ang isang patagong ngiti at sa isip ay naglalaro ang mga katagang, "Tama lang yon. Karma yon ni Pedro." At agad nitong napagbayaran ang nagawang kasalanan sa apo. Napatingin si Marie sa naglalarong si Neneng. Napansin nito ang hawak na manika ng bata. Bigla niya ring naalala ang itsura ng namatay niyang nobyo. Walang halos pinagkaiba. Napamulagad siya nang biglang lumingon sa kanya ang anak at muli itong gumisi at tumitig ng matagal sa kanya. Tumayo si Marie at inagaw ang manikang hawak ng anak. May nakita siya sa likod ng manika. Nakadikit sa katawan ng manika ang larawan ng nobyo. Kinuha niya ang kanyang pitaka at nakitang nawawala ang inilagay nitong litrato ng nobyo doon. Napanganga siya nang maisip ang isang realisasyon. Bigla siyang kinilabutan at tumaas ang balahibo niya sa braso at batok. Inagaw sa kanya ng bata ang manika at muli itong naglaro. Ay, may sa demonyong apo ninyo. Siya ang may kagagawan kung bakit namatay si Pedro. Ano? Nababaliw ka na ba? Tingnan nyo kasi si Neneng. Napalingon ang matanda sa apo at nakita niyang tila nanlilisik ang mga mata nito. Ibang-iba ang aura nito mula sa pagiging isang inosyenteng bata ay para itong inalihan ng di nakikitang kalaban. Dali-daling nilapitan ng matanda ang apo. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan ay bigla siya nitong pinandilatan ng mata at pinagtawanan. Kakaiba ang tawa nito. Kunin mo ang lana ko sa loob ng kwarto namin, Marie. Oh, sandali lang, Tay. Pupunta na ako. Agad nakabalik si Marie dala ang lanang ipinakuha ng ama. Kaagad dinawakan ng matanda si Neneng dahil nais nitong pahiran ng langis ang apo. Ngunit nagpupumiglas ito. Kakaiba ang lakas nito ng araw na yon. Pinagtulungan nila ang bata subalit nahirapan pa rin ang dalawa. Lumalaban talaga ito. Dating isang albularyo ang matanda. May alam ito tungkol sa mga pangontra sa mga masasamang elemento sa aswang at sa kulam. Ngunit tumigil lamang siya sa panggagamot ng kainin siya ng kalungkutan ng pagkamatay ng kanyang asawa. Para kasi siyang nagtampo sa kakayahan niya dahil nagagamot niya karamihan ng kanyang mga nagiging pasyente, subalit sarili niyang asawa ay hindi niya nailigtas sa kamatayan. Kumuha ka ng planggana na may tubig at kumuha ka na rin ng kandila. Ngayon din! Nais nitong magsagawa ng ritual ng pagtatawas upang malaman kung ano ang sanhi ng kakaibang ikinikilos ng apo. Pagkabigay ni Marie sa mga kakailanganin niya, ay ginawa nito kaagad ang ritual. Isang lalaki ang nakita niyang nakasilip sa kanyang apo. Nagpalipadhangin ito sa ulo ng bata. Ginamitan niya rin ito ng itim na kandila. Hindi makapaniwala ang matanda sa nakitang yon sa tawas ng apo. Nangilabot ang matanda dahil nalaman niya na di nalalayo sa apo ang may kagagawa nun. Anong gagawin natin, Tay? Nakakatakot na yata ang batang yan. Sinasabi ko na nga ba eh, at hindi maganda ang kutob ko sa manika na yan eh. Bakit? Ano pong meron sa manika? Alaga yan ng mangkukulam. Ginagamit ito ang iyong anak para makapangkulam. Diyos ko, ano ba itong nangyayari? Totoo ba? Ano ang gagawin natin? Bukas na bukas ay pupuntahan natin ang mangkukulam na yan. At ipapalis natin kung anuman ang itinanim niya sa anak mo. Ihanda mo ang sarili mo, ha? Sino yung mangkukulam? Malalaman mo bukas. Totoo ba talaga na nakulam ang batang yan? Kilala mo ko. Minsan pa lang akong sumablay sa pagiging albularyo ko. Kaya alam ko sa pagkakataong ito na kinulam at sinasaniban talaga ang apo ko. Natigilan si Marie sa sinabi ng ama. Halos buong gabi itong di nakatulog sa kakaisip kung ano ang totoong nangyari. Naalala niya ang ginawa niyang paghablot sa manika at pagtapon nito sa apoy. Naisip niya bigla na kung di niya yon inilagay sa siga ay baka naagapan o di naman kaya ay di namatay ang pinakamamahal niyang nobyo.
Umalis siya at sinisisi ang sarili dahil sa padalos-dalos niyang pagkilos. Nang di talaga dalawin ang antok, ay dahan-dahan niyang sinilip ang anak na nasa kwarto. Kasama nito ang matanda sa loob na nooy patuloy pa rin ginagamot ang anak niya. Kumusta na po siya? Hindi pa siya mabuti. Alam mo bang matagal na palang kinukulam ang anak mo at minamanipula siya ng mangkukulam na ito? Mahirap man paniwalaan ay hindi naman kayang maipaliwanag ni Marie ang kakaibang nangyayari sa kanyang anak. Kinabukasan ay maagang gumising ang tatlo para puntahan at sugurin ang bahay ng mangkukulam. Buo ang loob ng matanda na ipatanggal ang kulam sa katawan ng apo. Ramdam niya na kayang-kaya niya ang kalaban. Kaya pa rin niya itong tapatan. Naganda siya ng kanyang mga gamit at ilang pangontra. Pagdating nila sa dating lugar, ay nangunot ang noo ni Marie nang mapansin ang tinutumbok nilang bahay ay ang bahay ng kanyang bayaw na si Mando, ang nag-iisang kapatid ng kanyang namayapang asawa. Pagpasok nila sa bakuran nito, ay wala ang lalaki sa loob. Wala din ang pamilya nito. Marahil ay may pinuntahan ng mga yon sa ganoong oras. Sinubukang buksan ng matanda ang pinto. Bumukas yon. Sandali, Tay. Sigurado bang papasok tayo dyan? Abay, baka matrespasing tayo niyan. Wala ho tayong maibabayad. Ngunit pumasok pa rin ng matanda. Isang silid pa ang kanilang inimbestigahan at doon bumungad sa kanila ang mga gamit sa pangungulam. Nakita nilang nakakabit sa dingding ang mga manikang merong larawan ni Neneng at ang kanyang namatay na ama. Ang manika na nakatoka sa dati niyang asawa ay mayroong mga nakatusok na karayom sa may bandang puso nito. Doon naalala niya na palaging ang inirereklamo nito ang pananakit ng dibdib na parang tinutusok. Nakarinig sila ng ingay mula sa labas ng bahay. Narinig nila ang pag-ingit ng pinto. Biglang nag-ingay rin ang kasama nilang bata. Dahil doon ay mabilis na pinuntahan ng taong yon ang silid para sa pangungulam. Iniluwa ng pinto ang katauhan ni Mando. Anong ginagawa niyo rito? Bakit kayo pumasok sa bahay ko? Ikaw ang tatanungin ko, Mando. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Isa kang mangkukulam? Bakit mo to ginagawa? Wala kayong pakialam kung ano ang gusto kong gawin. Lumayos kayo sa pamamahay ko! Kung hindi, ano, kukulamin mo ako! Hindi mo ako kaya! Isang malaking guhit ng saya ang bumalandra sa mukha ni Mando. Doon lang napansin ni Marina nakasuot yon ng itim na damit na sayad sa lupa. Ang mukha nito ay marungis at tila nalipasan na ng panahon. Mahaba ang buhok nito at balbas na hindi na nasusuklay. Nangingitim din ang labi nito at nanlilisik ang mga matang nakatingin. Anong nangyari sa iyo, Mando? Anong nangyari? Talagang may gana ka pang tanungin sa akin ang bagay na yan? Sigurado ka bang gusto mo ng kasagutan? Ano ang nangyayari, Marie? Gusto mo bang malaman ang totoo, tanda? Manahimik ka! Ikaw ang manahimik! Pagbabayaran mo ang ginawa mong panluloko sa akin, babae ka! Anong sinasabi mo? Ano ba ang dapat kong malaman? Ako ang lalaki ni Marie. Ako ang sumulot sa kanya sa kapatid ko. Ano? Marie, ano ito? Sinira mo ang buhay ko. Sinira ko ang pamilya ko dahil sa iyo. Ikaw ang pinili ko. Pero anong ginawa mo, ha? Iniwan mo ko sa ere. Tapos, mababalitaan ko na may bago kang lalaki? Pero, wala na ngayon. Dahil dinispatsa ko na siya sa tulong ng anak mo. Hindi totoo yan. Huwag mo nang itanggi. Dahil kaya kong patunayan yun sa tatay mo. Makailang beses na napalunok ang babae sa tinurang yon ng dating kalaguyo. Alam niyang buking na siya sa kanyang mga inililihim. Gusto ko lang ng tahimik na buhay, Mando. Parang awa mo na. Itigil mo na to. Hindi ako titigil hanggat hindi kita nakikitang nagdurusa. Manloloko ka! Oo, manloloko na kung manloloko. Pero ikaw, isa kang traidor. Ikaw ang pumatay sa kapatid mo, ano?
Pinatay mo rin si Pedro! Pinatay ko sila dahil ayaw kong maging masaya ka! Baliw ka na! Baliw ka talaga! Mamamatay tao ka! Isa kang makasalanan! Hindi lang ako makasalanan dito. Ikaw ang mas higit na nagkasala sa kapatid ko! At ikaw rin ang nagdala ng kapahamakan sa pamangkin mo! At ikaw rin ang nagdala ng kapahamakan sa anak mo! Walang yang kinakasama mo na yon. Di ka na nakapili ng iba. Manyakis ang lalaking yun eh. Walang hiya ka talaga. Saka hindi naman akong pumatay sa Pedro mo eh. Ikaw ang pumatay sa kanya. Umugong sa madilim na silid ang halakhak ni Mando. Tama lang na iniwang kita. At hindi ikaw ang pinili ko. Kampon ka ng kadiliman. Masama kang tao. Isa kang hayop na mangkukulam. Huwag ka mag-alala. Hindi na kita gusto. Ayoko na rin sa'yo. At hindi na kita hahabulin. Pero ikaw na ang isusunod ko. Kinuha nito mula sa kanyang bulsa ang isang manika. At sa kabilang kamay naman ay may hawak siyang karayom. Napangisi ito at titig na titig kay Marie. Tinusok nito ang manika. Biglang napasigaw sa gulat ang babae nang maramdaman ang kakaibang sakit sa kanyang katawan. Ramdam niya ang mga tusok ng karayom. Doon niya napagtanto na kinukulam na siya ng lalaki at ang manikang hawak nito ay simbolo ng kanyang katawan. Napasigaw na siya sa sakit ng sunod-sunod na tusukin siya ng karayom. Nawalan siya ng balanse at napahiga sa sahig. Humahalakak ng humahalakak ang mangkukulam. Aray! Tay! Tulong! Ang sakit! Tigil mo na to, hayop ka, Manto! Itigil mo na ang ginagawa mo! Ayoko! Nag-i-enjoy pa ako eh. Alam mo bang nagsisimula pa lang ako? Paano kung idamay ko na ang manika ng anak mo? Tama na, Mando. Kung galit ka sa akin, ako na lang ang parusahan mo. Huwag mo nang idamay si Neneng, pakiusap. Idadamay ko kung sino ang gusto ko. Naglakad ang lalaki at inabot ng mabilis ang manika ni Neneng. Hindi siya napigilan ng matandang albularyo dahil nagugulat ito sa mga revelasyon na kanyang naririnig. Maliksi rin si Mando at tuso. Magbabayaran mo lahat ng kasalanan mo sa akin. Hindi. Hindi kita hahayaang gawin yan, Mando. At anong kaya mong gawin, tanda? Wala ka na. Laos ka na. Hindi mo na ako mapipigilan. Gigil na gigil nitong tinusok ng karayom ang dalawang manika. Sabay na napapalaho ng iyak ang mag-ama. Tigilan mo na yan. Kung hindi ay mapipilitan akong saktan ka. Wala ka na magagawa. Hindi ako nagbibiro. Alisin mo ang sumpa ng kulam sa mga manikang yan. Hindi mo ko kaya. Matanda ka na. Uugot-ugot ka na eh. Agad kinuha ni Lolo Aurelio ang ilan sa kanyang mga bitbit na gamit. Kinuha niya ang langis at walang pag-aalinlangan na winisikan nito ang malupit na mangkukulam. Hindi inaasahan ni Mando na magiging sanhiyo ng pagkasunog ng kanyang balat. Mahapdi at makirot ang parting nabasa ng lana. Umusal din ang orasyon na matanda. Hindi ito nagpatinag at di naawa sa sumisigaw na si Mando. Nabitiwan nito ang dalawang manika at pinipilit na iwasan ang pag-atake ng matanda. Agad namang nilapitan ni Marie ang anak. Niyakap niya yon dahil nanginginig na ito sa takot. Kitang-kita sa mga mata nito ang labis na pag-aalala sa kanyang anak. Ah, tama na! Tigil mo na yan! Sige na! Ititigil ko na to! Magbabago na ako! Hindi ko nakukulamin ang anak at abo mo! Ngayon, nakikiusap ka! Sino nga yung sinasabi mang uugod-ugod na? Oh, nagkamali ako. Malakas ka pa rin. Sige na, patawarin niyo na ako. Itinigil ni Lolo Aurelio ang kanyang ginagawa. Naniniwala ito sa sinabi ni Mando na ititigilan niya ang pangungulam sa dalawa. Una nitong kinuha ang manika ni Marie at inalis doon ang mga karayom at isinunod ang kanyang larawan. Nakaramdam ng kaginhawaan ng babae. Nakawala na siya sa sumpa ni Mando. Mando, patahimikin mo na kami. Ayaw ko na ng gulo. Pero napatay ko ng kapatid ko nang dahil sa'yo. Tapos iiwan mo lang din pala ako. Hindi mo ako masisisi kung bakit ko to nagawa sa inyo. Kaya nga tama na.
nakikiusap ako. Maawa ka sa amin, lalo na kay Neneng. Hindi mo dapat sinasaktan ang anak mo. Anong sabi mo? Agad na patitig ang lalaki sa batang si Neneng. Sa bata na halos 10 taon na niyang kinukulam, mula ng isilang ito ay tinaniman niya na ito ng sumpa, lingid sa kaalaman ng lahat. Siya ang dahilan kung bakit lumaking espesyal si Neneng. Siya rin ang dahilan kung bakit nagagawa ng bata ang ilang mga di-normal na bagay. Minamanipulan niya yon simula pa lamang nang ito ay sanggol. Palagi niyang sinusubaybayan ang bata. Hindi alam ng dalawa na noong paalis siya ay nakasunod dito sa kanila. Nakita niyang may kinababaliwang manika ang bata. Kinuha niya ang pagkakataong yon upang makapagiganti lalo na kay Marie. Binili niya ang manikang yon at ibinigay ng palihim kay Neneng. Sinasaniban niya ang bata upang magawa nitong nakawin sa ina ang larawan ni Pedro. Nagtagumpay siya sa plano niyang pagpaslang sa lalaki na ipinalit sa kanya. Lagi siyang nakabantay sa bawat kilos na mga taong sinusubaybayan niya. Kinuha niya ang mga karayom na nakatusok sa manika ni Neneng. Mando, anak natin si Neneng at alam yon ng asawa ko. Pero alam mong minahal niya ang bata kahit alam niyang anak ko yon sa pagkakasala. Tinanggap niya si Neneng maski iba siya sa karamihan. Paano mo nasabing anak ko yung batang yan? Pwede mo bang bawiin ang sinabi mo? Magmula nang naging tayo ay nagkalabuan na rin kami ng kapatid mo. Wala nang nangyayari sa amin kaya imposible na sa kanya ang batang ipinagbuntis ko. Ikaw lang, Mando. Ikaw lang ang nakakagalaw sa akin noon. Kasi nalasing na ako sa pagmamahal mo. Hindi. Ano tong nagawa ko? Neneng! Anak! Nilapitan niya ang bata subalit umiiwas ito sa kanya at takot na takot. Hindi siya nito matingnan sa kanyang mga mata. Pilit mang humingi ng tawad at pagsisisi ay wala na siyang nagawa. Dahil alam niya na siya ang dahilan ng pagkakasakit ng batang yon. Ang kulam niya ang nagbigay ng depresya sa bata. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Patawarin mo ako, anak. Ikaw ba ang naging dahilan ng pagkakasakit niya? Tumango si Mando. Napayak naman si Marisa narinig na yon. Gumuhit sa mukha ni Lolo Aurelio ang galit at labis na pagkainis sa dalawa. Mga walang kwentang magulang! Pati bata ay dinadamay niyo sa inyong kalokohan! Hindi na kayo nahiya! Wala kayong mga puso! Wala kayong karapatang maging magulang ng apuka! Mga imoral! Iyak ng iyak si Mando. Magsisiman siya ay hindi na nito mababago at mababawi ang ginawang pangungulam sa anak. Inakay na matanda ang apo at mabilis na umalis sa lugar na yon. Umuwi sila sa probinsya nang wala sa oras. Inilayo niya si Neneng sa mga malulupit na magulang nito. Inalagaan niya doon sa abot ng kanyang makakaya. Hindi man niya maibigay ang ginhawa na kayang ibigay ni Marie, ay kaya naman niyang mabuhay ng masaya kasama ang mahal niyang apo. Nang mawala ang sumpa ng kulam ay doon sinikap na matanda na gamutin nito. Nawala ang pagiging bugnuti ng bata. Hindi na rin ito kumakain ng kung ano-ano tulad ng mga hindi lutong karne. Wala itong ginawa sa maghapon kundi ang maglaro at magsaya kasama ng kapwa nito mga bata. Halos 1 buwan nang lumipas ay sinundan sila ng anak niyang si Marie. Humingi ito ng tawad sa kanyang ama. Bagamat masama pa rin ang loob ni Lolo Aurelio ay tinanggap pa rin niya ang anak dahil nakita niyang sinsero ito sa paghingi ng tawad. Bigyan niyo ako ng pagkakataon maging ina sa anak ko. Babawi ako sa kanya, itay. Wala akong karapatan na ilayo sa iyong anak mo at di ka mapagbigyan. Dahil ikaw naman ang ina. At nagpapasalamat ako dahil sa wakas ay nagising ka na rin. Opo, itay. Simula sa araw na ito ay makakaroon na si Neneng ng isang mabuting ina. At saka nga po pala, hindi na rin po ako babalik sa trabaho. Nag-resign na po ako. Dito na lang po ako titira kung papayag ka.
Pero mahirap ang buhay dito. Kakayanin mo ba? Sanay naman ho tayo sa hirap. Wala na pong kasa sa akin yon, Tay. Basta kasama ko kayo. Kayo ni Neneng. Sapat na yon. Saka may konting ipon at pera din naman ako na napagbentahan sa bahay namin dati. Sapat na yon para maging puhunan sa negosyo ko dito. Magtatayo tayo ng bigasan sa katindahan. Hindi maiwasang maluha ni Lolo Aurelio sa nakitang pagbabago ng anak. Yon ang matagalan niyang pinapangarap. Ang makitang masaya ang anak at mahalin ni Marie ang sariling anak sa kabila ng pagiging espesyal nito. Hindi alam ng babae kung paano magsisimula bilang isang mabuting ina. Pero desidido siya na mapunan at mabawi ang lahat ng mga pagkukulang niya. Masaya niyang niyakap si Neneng nang dumating ito sa kanilang bahay galing sa paglalaro. Inosente namang nakangiti sa kanya ang anak. Inabot nito ang bitbit na pasalubong. Isa yung magandang manika. May kasama rin itong ilang piraso ng damit, sapatos at magandang dollhouse. Nagtatatalon sa tuwa si Neneng. Hinilikan niya ang ama sa sobrang kasiyahan. Samantala, habang nag-iisa naman si Mando sa kanyang silid, ay panayang tingin ito sa litrato ni Marie at Neneng. Iniisip niya ang kanyang mga naging kasalanan lalo na sa anak. Kung sana'y di siya nagpadala sa selos at galit, lumaki sanang normal ang kanyang anak. Pinulot niya ang manika at hinalikan yon sa pisngi. Paulit-ulit niyang sinasambit ang paghingi ng tawad. Kinuha niya ang kutsilyo sa tabi at dahan-dahan niyang sinugatan ang kanyang pulso. Pagbabayaran na niya ang nagawang kasamaan lalo na kay Marie at sa nakilalang pamangkin. Nakalaunay nalaman niyang sarili niyang dugo at laman. Kinabukasan ay nagkagulo ang mga tao sa baryong yon. Natagpuan na kasi nila ang bangkay ng lalaki. Ang mga nakapasok sa bahay niya ay labis ang pangangalisag ng balahibo dahil sa natuklasang tunay na katauhan nito. Siya pala ang hinahanap nilang malupit na mangkukulam na nagbibigay ng sakit at kamatayan sa kanilang baryo. Nagsisisi ang mga naging kaibigan nito na hindi nila napansin na may sa demonyo pala ang kanilang minamahal at iginagalang na kaibigan. Samantala, bago magtapos ang kwentong ito, ay nais lamang na magbigay ng kaunting aral ang nagpadala ng sulat. Base sa kanyang karanasan, napatunayan niya na mayroong kaakibat na karma ang lahat ng masasamang gawain ng tao. Ngunit sa bawat kasamaan na nagagawa ng tao, palaging may pag-asa para sa pagbabago. Piliin ang magpakabuti at magbagong loob para sa mas maayos at masayang buhay. Kasama nila ang mga mahal sa buhay. Wakas!